Pyramid. Ito ang tinatawag na sinapupunan ng dakilang espiritu. Sa loob nito ay perpekto at maayos ang pagkakahilera ng walong planeta. At ang planet Earth o mundo natin ay nasa ikatlong pila. Mundo, isang malaking katanungan mula pa sa simula ang nasa isip ng karamihang taong may timbangan na sa kanilang kaisipan. Paano ba talaga nilikha ng lumikha ang mundong ito? Mag-isa lang ba siya o may kasama? Sa ganang aming katuruan sa Iglesia ni Imam Imiza at Rabbi Jesus Tindig Katao Inc., hindi talaga maibibigay ang kompleto at totoong kasagutan ng mga relihiyon dahil Biblia lang ang kanilang basihan sa kanilang katisismo. Ganon din ang siyensya na kahit nakikita na nila sa kalikasan mismo dahil science is proof, ika nga nila, pero wala silang maulinigang hangin na magpapaliwanag sa kanilang mga nakikita. Emiza, pangalang ginamit ng babaeng anghel na may hawak sa dilim ng mundo nating ito. Ang totoong ginampanan niya ay itinago sa dilim ng mga unang nagturong Kastila dahil ginawa nilang nakakatakot ang dilim. Hindi nila binigyan ng paliwanag ang kahalagahan ng dilim sa buhay nating mga tao. 12 oras ang haba nito, na ang dapat na nakapaloob dito ay mga katotohanang hindi nakikita, subalit nararamdaman at nagbibigay ng buhay. Ang binigyan lang nila ng importansya ay ang ginampanan ng gumamit ng pangalang Jesus, Jesus, na nawawala ang istorya sa gitna. Sa ganang katuruan ng banal na aklat, hindi Biblia, ito ang dapat na ninyong pakinggan at unawain. Jesus, may tuldok-tuldok. Siya ang Alpha. Siya ang You, ang unang gumanap. Samantalang si Imiza, ang Omega. Siya ang gumanap sa huling oras, huling araw ng taon. Sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi, September 30 sa panahon at kalendaryo natin sa ngayon, isinilang ang sanggol na babaeng si May. Makalipas ang isang oras mahigit, pagpasok na pagpasok ng unang oras, unang araw ng bagong taon, sa pagitan ng alauna hanggang alas 2 ng madaling araw, October 1 sa panahon at kalendaryo natin sa ngayon, isinilang ang sanggol na lalaki, si Mesias. Sina May at Mesias ang dalawang sanggol na sumigaw ng uha at gagampanan nila ang pagtuturo ng tama at mali sa tao. Ang sabi ng nagbigay ng buhay sa atin, ikaw sanggol, isinilang ka sa mundong ito, uha, upang hanapin ako. Ang uha ay padron ng buhay na umalingaw-ngaw sa simula ng buhay. At ang finish, output o wakas nito dapat ay nagliliwanag na tala. Paano mangyayari iyon? Yan ang nawawalang gitnang istorya ng krus na daan, ang missing link. Ano nga ba ang hiwaga ng nawawalang 13 hanggang 30 anyos na kanilang ginampanan? Upang ating malaman, tuntunin na natin ang pinagsimulan ng gumanap sa Alpha. Nasa kanya ang susi ng daan upang makakatok tayo sa kanyang dakilang pintuan. Ang J ay isang salita na tumutukoy sa lugar sa gitnang silangan kung saan siya sumigaw ng uha. At yun ay Jerusalem. Mesiyas ang taguri sa kanya sa lugar na iyon. Sa edad na 0 hanggang 13, sa piling ng kanyang inang si Maria at amang si Jose. Mula sa Jerusalem, pumunta siya sa East. Ginampanan niya doon ang letter E ng Jesus na may 215 salita ang kahulugan. Then pumunta siya sa North. Ginampanan niya ang U na 215 salita din ang kahulugan. Then, pumunta siya sa South. Ginampanan niya doon ang dulong letter na S
na may 250 din nakahulugan. Pumunta siya sa West, ginampanan niya ang gitnang letter S ng Jesus na may 250 salita din nakahulugan. At finally, bumalik siya sa gitna upang magpabautismo sa kanyang pinsan na si Juan Dimos Bautista. Bubuin na niya ang pangalang J-E-S-U-S na may 1,001 salita bilang susi ng daan upang makadirekta na tayo ng panalangin at pagtawag sa kanyang dakilang pangalan. At iyan ang kumpletong istorya ng pangalang Jesus na ginamit ng lalaki bilang siya ang positive polarity ng daigdig. Ang istoryang may alpha simula, gitna, at may katapusan omega, kumpleto. Kung ano ang ginampanan ng nasa kanan, ganun din ang nasa kaliwa. Kaya bilang si Imiza ang katapat ng Jesus, nagsimula din siya sa lugar ng I sa gitnang silangan na 1 salita ang kahulugan. Anong ibig sabihin ng I? Yun ay bansa. Isinilang siya bilang batang babae na nagngangalang May. Sa lugar na iyon, sa piling ng kanyang ina't ama sa materyal mula 0 hanggang 13 anyos. At mula doon, ginampanan niya ang direksyong north, east, west, south, at saka siya bumalik sa gitna upang buuin na ang pangalang Emiza. Kumpleto, may istorya mula alpha hanggang omega. Kung papansinin ninyo, kapag kumpleto ang istoryang Jesus, hindi pa rin buo ang figura ng tala. Dahil ito ang ipinakita sa tatlong pantas o haring mago na gagampanan ng sanggol, anong figura ang nabuo? Mahihinuha natin na hindi tala, bagkos ay 8. Tama, dahil kahit si Imiza, hindi rin tala ang nabuong figura. 8 din. 8-8. Bakit nagkaganon? Ibig sabihin, hindi sapat na malaman lang natin ang kumpleto na katuroang ginampanan ng mga magulang natin sa espiritual na sina Imiza at Jesus. Bagkos, may kailangan pa tayong gawin. May kailangan pa tayong hanapin. Kung ano at papaano iyon, yan ang dapat nating tuklasin dahil lahat tayong nandito na nakatindig sa mundo ito at sumigaw ng uha, uha, uha. Yan ang ating misyon bilang tao. Isinilang ka sa mundong ito, uha, upang hanapin ako.